Ayan mga boss, Barako 2 2023 model. So ito mga boss ay ganun din, halos pare-parehas nga naman. Sabi ko nga dati na kapag ka hindi nyo na i-adjust yan simula ng pagkakuha, mahirapan kayo magpa-start nyan kapag ka unang buhay sa umaga. During cold start, kalimitan, mahirap pa-start din si Barako 2. Kaya ayun, i-adjust lang ito. Tapos yun nga, yung mga ginagawa natin sa carburetor, ayan, sa weight decomp, yan yung mga ginagawa natin mga boss, ano. So, kapag ka hindi naman natin binago yan, ang nangyayari dyan mga boss, yun pa rin dati, hindi siya mabilis pa i-start din or mahirap pa i-start din sa electric start. So, kapag ka in-adjust yan mga boss, yan ay soft touch na, mabilis na yung paanda rin. At tulad nga ng mga ginagawa natin mga boss, ito'y i-bubble clearance na rin natin kasi yun, kalimitan yung intake, sobrang laki na ng clearance. Yun yung mga napapansin natin. Tapos, syempre na dito nga, sabay-sabay na yan, carburetor at saka yung tune-up valve clearance nga at saka yung weight decomp, yung spring niya, yung compression release spring, yun yung ginagalaw natin. So, kapag ka na-i-adjust naman yan mga boss, goods na yan. And so, yan dito mga boss. So, yun, sinasabi ko nga, hindi pare-parehas ng pagka-adjust yung compression release spring. So, kanya-kanyang diskarte na lang yan mga boss. Tapos dito naman, valve clearance, yung ginagawa natin sa S8. Yun, doon sa S8 mga boss, matahimik na yon. Tapos madali rin paanda rin. Kaya, yun yung ideal na adjust na ginagawa natin kalimitan sa Barako 2 2023 model at saka sa Barako 3. So, parehas lang yan mga boss. Yung sa pag-a-adjust naman mga boss, kanya-kanyang discarte rin kung paano natin ma-swabe lang yung pag-a-adjust, yung saktuhan lang mga boss. Kasi yung iba, sabi nga, hindi na gumagamit ng pillar gauge. Yun. May mga kanya-kanya rin tayong mga discarte rin sa pag-a-adjust mga boss. Pero sa akin, pag hindi mo ginamitan ng pillar gauge, paano mo malalaman kung ano yung sukat na ini-adjust mo? Kaya yun, mas maganda ginagamitan ng filler gauge kung tayo magbabal clearance, hindi yung tantya-tantya lang. And so, yun nga mga boss, tapos nang ma-valve clearance or ma-tune up, so tatakipan na natin. Tulad nga nung sinabi ko mga boss, isa ito sa ginagawa para mapabilis yung pag-andar ni Barako 2 2023 model during cold start or kapag halimbawa tumigil na, lumamig ang makina, mabilis pa rin paandarin. So isa ito, binavalve clearance natin. At kasunod naman ito, na valve clearance natin, kasunod carburetor, i-adjust natin. And yun sa carburetor naman, so lilinisin na natin to mga boss kasi minsan may pagkakataon na i-adjust na natin tapos hindi pa rin gumanda yung andar, kailangan linisin. So dito, hindi ko muna i-adjust, linis na agad para mas quality yung pagkakagawa mga boss, malinis, maganda yung pagka-adjust. So yun yung mga ginagawa natin. Kalimitan mga boss, 3.5 pero minsan hindi nagkakaigi kasi depende sa octane na ginagamit do sa pag-aasali ng gasolina. Kaya yun, kaya nga sinasabing ito tono. So, pero kalimitan, ayun nga, ang pinagbabasehan natin sa 3.5 kalimitan mga boss. So yun, mas maganda talaga nililinis. Tapos, minsan naman, pero kung bagong labas pa lang talaga galing sa dealer, pwedeng hindi na. Pero ito, nagamit-gamit na. So, mas maganda, linis. And yun, sa paglilinis naman, pare-pares lang yan mga boss. Pag nahanginan nyo yung slow jet, main jet, yun, tapos na yun. Tapos, adjust na yung air and fuel mixture. Yun yung sinasabi natin doon sa air screw, 3.5 yung i-adjust natin. Dahil ang kalimitang adjust nga nito ay nasa 2.2 lang kalimitan mga boss. 2.2. Minsan 2.7. So kalimitan, ganun ang adjust lang nitong air screw ni Barako 2 2023 model. Kaya yun, i-adjust natin ng maayos. Tapos, ganito mga boss yun. No? Pag ikinabit natin, kasi wala naman tayong adjuster talaga. Yung special tools na pang-adjust doon sa air screw ni Barako 2. Ngayon, pag nailagay
pag nakikabitan natin yan, tapos hindi pag ano, maganda ang andar, kinakalas ko ulit yan mga boss, tapos ako ina-adjust ng panibago. So ito na nga mga boss, nahangin na natin to, tapos binabalik na natin. Check nyo rin yung ano sa float minsan, kasi ay sa bagay katulad naman ito, ito naman ay hindi pa na-adjust, kaya ang gagawin natin dito, linis-linis nga lang mga boss, para kaya ko nga ito'y nilinis para masigurado natin na okay yung pagka-adjust ng air screw. And kagandahan naman itong carburetor nito mga boss, yung float valve, nito ay hindi nag-overflow, kasi yun nga rubber na yung dulo nito. Eh, hindi katulad ng dati na yung float valve ay ano, steel, ito rubber na mga boss. Kaya yun, hindi nag-overflow.